Hello mga kakusina! Ako po ulit, si Ate Angel na ang kusina ni Angel. And for today's video, tuturuan ko po ulit kayo ng another dessert recipe na baka hindi mo pa nagagawa sa iyong kusina, kaya't panoorin ang buong video dahil madali lang po ito. So meron po ako dito ganitong kalaking mold. Nilagyan ko lang po siya ng 4 tablespoons of white sugar. And then, lulutuin ko lang po ito sa pinakamahinang apoy para naman po maiwasan pong masunog yung ating sugar dahil ayaw po natin na maging mapait yung kalalabasan ng ating recipe. And then mga kakusina, kung ang gagamitin nyo naman po ay yung mga medium size of lianeras, pwede po kayo dong maglagay at least 2 tablespoons of white sugar. And then ganun lang din po, i-caramelize lang muna natin ito. So habang hinihintay ko lang po na medyo mag-light brown yung ating sugar dito sa ating mold, meron po ako dito 2 piraso ng mangga na natira dito sa ating kusina. Tapos po ito ay babalatan ko lang din siya at hihiwain ko ng mas maliliit. Yung kaya ko lang din, siguro po mga parang panggisa style ng mga sibuyas, ganun. So, ganun lang yung ikakat ko dito sa mangga na ito dahil ayaw natin siyang masayang kasi po tingnan ninyo yung balat niya. Since nagkasakit nga ako, hindi ko siya agad na video. Pero ito, gagawan pa rin natin ng paraan. So, babalatan lang natin to at hihiwain natin ng mas maliliit. And then, mga kakusina, isiset aside nyo lang yon. Tapos, kapag ganito na rin yung itsura ng ating sugar sa ating mold, pwede nyo na pong i-off yung apoy sa inyong kalan bago iset aside din natin to. And then, umpisahan na po natin yung ating recipe. So, para umpisahan po yung ating recipe, for today, naglagay na tayo dito ng 1 sachet or 24 grams ng Menu Magic Leche Flan Flavor na Jelly Powder. And then, maglalagay lang po tayo dito ng 1 cup na crushed grahams. Yan. So, ito po yung mga natira ko lang din talaga ng Christmas and New Year. So, ilalagay lang natin yan dito sa ating kasirola. Kapag nailagay na po natin yan dyan, siguraduhin po natin na naka-off pa yung apoy sa ating kalan. At hahaluin lang po natin ito ng maigi para syempre mag-combine muna yung ating jelly powder pati yung ating crushed grahams. Tapos po, kapag nahalo na natin yan ng maigi, maglalagay lang muna tayo dito at least 3 cups of water. So ilalagay lang natin to dito lahat. Tapos syempre, haluin po ulit natin para naman hindi namumuo yung jelly powder pati yung ating graham crackers or yung ating crushed grahams pala dito sa ating kasirola. After mixing, maglalagay na rin po tayo dito ng 1 can or 370 ml na evaporated milk. Kung gusto ninyo na mas creamy, pwede pong all-purpose cream yung ilagay ninyo imbes na evaporated milk. Kapag nailagay na po natin yung ating evaporated milk, maglalagay na rin tayo dito ng 1 can or 380 grams na condensed milk. And kapag nalagay nyo na po yan dyan lahat, hahaluin lang po muna natin ito ng maigi para naman po mag-combine silang lahat dyan sa ating kaserola bago pwede na po natin buksan yung ating apoy sa ating kalan over medium to low heat. And then, kakailanganin po nating pakuluin yung ating mixture. So, dapat po talagang kumulo yung ating mixture para po maiwasan na hindi nagsiset or nag-firm po yung ating mga dessert na ganito, lalo na yung may jelly powder. Kapag napansin nyo po na medyo umiinit na yung ating mixture, ilagay na po natin dito yung sinet aside natin kanina na hinog na mangga. And then, continuous pa rin po natin tong hahaluin hanggang sa makita po natin na kumulo na yung ating mixture. So, habang hinihintay natin yan, mga kakusina, please don't forget to like and follow yung ating Facebook page na Kusina ni Angel. And kung meron din po kayong Instagram, pakifollow na rin po ako doon, Kusina ni Angel. At kung gusto nyong matutupan ng iba pang mga recipes o kaya naman gusto nyo rin pong mag-share ng mga niluluto ninyo everyday, pwedeng-pwede po kayong sumali sa ating Facebook group. Andyan lang po yan sa ating Facebook page. At ayan na nga mga kakusina, kapag nakita po natin na kumukulo na yung ating mixture, pwede na po natin i-off yung apoy sa ating kalan at isasalin lang po natin to directly sa ating mga lagayan. So ako po ito lang yung napili ko, tapos isa-transfer ko na po itong lahat. Kapag na-transfer na po natin yan, hihintayin lang po natin to mag-set or mag-firm. And then pwede nyo po yung ilagay sa chiller para mas mabilis po siyang lumamig. And then kapag nangyari yon, pwede na po natin tong i-enjoy!
At ayan na mga kakasina, once na nag-set na po or nag-firm na yung ating recipe, i-unmold lang natin to and then pwede na po natin tong i-enjoy. At ayan na mga kakasina, tapos naman po ang ating easy and yummy na Mango Graham Jelly Flan. Kung nagustuhan mo yung ating video, please like and share this video. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel na Kusina ni Angel, please click subscribe button. Click mo na rin yung notification bell. Click all para lagi kang updated sa bawat ina-upload kong mga videos. And kung medyo nananawa ka doon sa Graham Float, yung meron talagang all-purpose cream and mixture na ganon, so try mo na rin yung ganito. Mas madali po siya kahit wala kang ref. Ayan, so yun lang mga kakusina. Thanks for watching and enjoy this video!